Magandang hapon po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. Magandang gabi po dito sa North America. At nandito na naman po tayo sa ating Dr. Batu sa Facebook Live. Ang aking mga opinion sa live na ito is akin po lamang at hindi po sa aking mga employer. So, ang topic po natin sa live na ito patungkol po sa sa pagtatapos po ng termino ni Pangulong Duterte. At sa totoo lang po ang dami ng mga vloggers na naggawa na ng kanilang mga vlog para sa pasasalamat kay Pangulong Duterte. Eh ako hindi pa ako nakakagawa. So ito yung aking opportunity para para magbigay pasalamat sa ating pangulo, Pangulong Duterte sa kanyang sa kanyang pamumuno Salamat PRRD. So ang gagawin natin sa live na to is i-discuss ko po sa inyo yung top 10 na economic achievements ni Pangulong Duterte. Top 10 economic achievements. So ang ginawa ko, tiningnan ko po yung mga datos, tiningnan ko po yung mga information available, and then ni-rank ko, kinategorize ko po sila, and then ini-rank ko from 1 to 10. Ayan. So pero bago po tayo magsimula, kung may mga gusto magpa-shoutout diyan, yung mga gusto magpabati, i-include po ninyo yung inyong location, saan po, nasaan po kayo, para makumpleto po natin ang inyong shoutout. Ayan. So, shoutout po kay Dennis Dulce. Siya po ay taga Cavite. Magandang hapon sa iyo. Si Perns Lapinya. Magandang hapon po from Cagayan de Oro. Si Miko Panlilio. Ato, Manyaman. Shoutout po from Mexico, Pampanga. Ayan. Meron pa po ba? Okay. So, yun lang po muna. So, magsimula tayo sa sa pinaka top 10. So lalagay ko dito ang ating number 10. Number 10 na achievement niya ay nakalagay po sa baba, nakikita niyo diyan. Yung kanyang mga nagawa para sa mga overseas Filipino workers. Yan. So, yan ang number 10. So, kung maaalala po ninyo, noong December 2021, nilagdaan po ni Pangulong Duterte itong Republic Act, baka magkamali, 11641 na nagke-create po ng Department of Migrant Workers. Yan. So ang departamentong po ito ay tinatag para po ma-improve yung coordination among different government agencies concerned with OFW affairs. Tapos ang kanyang din pong mga nagawa na related sa mga OFW, yung mga executive orders na nagtatatag nung nung overseas Filipino bank, parang OFW bank, yung bangko, mga OFW. Meron pa yung OFW hospital sa Pampanga. Ayan. So, yan po yung mga yan yung mga achievements ni PRRD related sa OFWs. Now, nilagay natin yan sa rank number 10 ng ating 10 top 10 economic achievements ni PRRD. So, matatanong nyo ako, bakit ko nilagay yung achievements sa OFW? Alam niyo naman kaming mga OFW, shoutout po sa mga viewers natin na mga OFW. Papadala po kami dyan ng remittance. At yung remittance na yan, nakatutulong po ng malaki sa aming ekonomiya, sa ating ekonomiya. So, kaya yung pagtatag, halimbawa ng Department of Migrant Workers, yan po isang malaking malaking importanteng step po yan para ma-recognize po yung mga contributions namin mga OFW sa ekonomiya ng Pilipinas. Ayan, so may mga nakikita tayo dito, mga shoutouts. Bago tayo pumunta sa number 9, shoutout po, ito, si Chari Bear watching from Hong Kong. Si Sheila Begiwa watching from Netherlands. Umaga na ba dyan sa Netherlands, Sheila? Si Alan Alvarez, shoutout po, watching from Kidapawan. Si Gracie Villaries, watching po from San Pedro, Laguna. Si Rodel Limpin, watching from Guagua, Pampanga. Si Her Estillier Jr. from Pangasinan, mabuhay po kayo. Si Rene Ganan Vicente from Mangahan, Santa Maria, Bulacan, shout out po. Si Marnie Pera, good afternoon Doc, ayan ko pa pala papakita. Good timing, katatapos ko lang mag-lunch, Singapore, ayan. Si Herschel Tarlowski, watching from Poland. Kamusta po kayo dyan? I hope safe po kayo dyan sa Poland kasi katabi nyo lang huhalos ang Ukraine. Sana po safe po kayo dyan. Si Feli Lu, hello po. In your next video, you
Please explain Russian default in foreign debt. Sige, gagawa tayo ng content tungkol dyan. Si Len R. Valdez de, shout out from Macau. Ayan, sabi ni Sheila, at 8:20 ng umaga sa Netherlands. Good morning po sa inyo. Sabi po ni Hera Labajo, watching from Hong Kong. At nandun din si Virginia Jimenez, shout out po sa inyo. At si Lobinso, magandang hapon sa iyo. Ayan, so yun yung number 10 natin, OFW, ha? Ang number 9 natin, nalagay ko dito. Ang number 9 natin, ayan, nakalagay dyan, no? Yan. Tourism ang number 9 natin. So, alam naman natin na ang turismo mahalaga yan, di ba? Kasi yan ang nagdadala ng foreign exchange sa atin at malaki pong job generator yan. Nung bago po mag-pandemya, may mga nagawa na po si Pangulong Duterte patungkol po sa pagpapaunlad ng turismo sa ating bansa. Ano-ano ito? Bigyan ko yung pinaka-major dyan, yung pagpapasara ng Boracay. Di ba? So, shoutout po pala kung may mga taga-Boracay dyan. Alam nyo, maraming masamang loob noon kay Pangulong Duterte. Kasi, nung sinara for 6 months yung Boracay, maraming nawala ng work dyan at maraming mga businesses na nagsara, pansamantala. Ano ho yun? Kumbaga, ganito yan eh. Short-term pain for long-term gain. Yun yung sinasabi ko dyan. Dahil po, napag-alaman ng mga eksperto na yung tubig dagat na nakapapalibot sa Boracay ay nagiging marumi na. So ang rekomendasyon po ng mga eksperto diyan ng time na yon is hayaan natin yung nature na magpahinga ng 6 na buwan. Wala munang mga tao dun sa island. So ang ginawa nila 6 months po muna wala po munang mga guests na pupunta dun sa island para po makapag-recover yung lugar. Eh kita niyo naman ngayon ang ganda-ganda ng Boracay na wala na yung mga ayon to sa mga kwento ng mga kaibigan ko nagpunta doon, wala na yung ano, yung algal bloom, yung algae, yung green na nakikita nila pag doon sa nadadala ng alon. Yan. So, naayos pa, yung time na 6 months din na yon na naisara yung isla, na-rehabilitate din po yung isla itself. So, maganda naman po ang naging naidulot doon. Kaya lang, nagkaroon nga tayo ng pandemic, di ba? So, ngayon pa lang po na-realize yung mga benefits ng mga pagpapasara na yon. Ito pa, isa pa, controversial din to. Yung dolomite, di ba? So, yung dolomite na yan, ito, ako, personal experience ko to. Kung may mga magpa-fact check sa akin dito, yung content ng video to, mostly opinion, ha? So, nung time na ako umuwi, ang tawag dito, yung dagat mabaho, dun sa party ba? Pagka nagpupunta kayo ng Roas Boulevard, dun sa may Baywalk, di ba may mga restaurant doon, nandun yung Max. Kasi pumupunta kami dyan eh, pag umuwi ako, dyan sa Aristocrats, yung mga favorite ko na kainan yan. And then tatawid kami ng kalsada ng Roas Boulevard papunta ng Baywalk. Nung panahon na yon, sabi ni Avi Yanto, no? Tsaka na-check yung illegal, siguro dun, yung illegal sewage, yan ba yan? Dun sa, nire-refer mo dun sa Boracay o dito sa ano na, sa Baywalk? Kasi meron din allegedly dito sa Baywalk, may mga illegal sewage din, di ba? So yun yung sinasabi na may mga tubo na nakalumulumulos at papuntang Manila Bay. So maano talaga, mabaho talaga dun sa lugar na yun. Tapos nung nagkakaroon pa ng storm surge, lahat ng mga basura na nadadala ng anod na pupunta sa kalsada. So, hindi maganda yung lugar. Eh ngayon, kung makita nyo yung lugar, napakaganda. Sayang na hindi ko napuntahan kasi hindi ako umuwi lately. May kamag-anak akong umuwi. Yun sila nakakita ng dolomite. At napakaganda, sabi nga sa akin. Nakita ko rin sa TV, ano, makita nyo sa YouTube, yung vloggers na nagpunta doon. Eh talaga makita niya na maganda yung ginawa nila dun sa lugar. Actually kasi alam mo marami na rin akong napuntahang mga bansa, no? Sana magawa nila yan na parang kagaya ng mga beach dun sa Rio de Janeiro kasi nagpunta na ako sa Brazil eh. Kita ko yung beach na yung Copacabana, yung Ipanema Beach. Sana magawa nila parang ganun dahil siguro pag nakumpleto na nila yung dolomite, ano, hanggang umabot dun sa may anong lugar to? Dun sa yung Philippine Navy, hanggang doon sa papuntang Pil site. Basta kung magawa nila yon ay napakaganda nun. Ayan. So, yung dolomite, tapos yung pagpapalinis ng Boracay, tapos yung pagpapalinis ng Manila Bay. So, yan kasi,
Pag nagawa mo yung mga yan, that attracts people, di ba? Hindi lang foreign tourists ang ma-attract mo sa ganyan, pati domestic tourists din ang ma-attract mo. So, ano yun, magandang achievement. Kaya nilagay ko siya sa number 9. Ayan. So, bago tayo magtuloy-tuloy, magpapa-shoutout muna tayo sa ating mga kababayan na gusto magpa-shoutout. Si, sandali, titinan ko muna kung saan tayo natapos kanina, ha? Eto, si Jomar Manyalak, good day from Qatar. Uy, kamusta po kayo dyan sa Qatar? Mabuhay po kayo. Si, ano to, si Belen Pintal, hello doc, watching from Davao. Magandang araw po sa mga taga Davao. Si Kai de la Cruz, watching pro from Malate, Manila. At si, sino pa ba? Si Rodora Atong, watching from Hong Kong. Kamusta po kayo? At okay, yung mga gusto magpa-shoutout dyan, sabihin nyo kung saan lugar nyo. Ito, kagaya ni Humer Pascual, hello po, shoutout from Mayantok, Tarlac. God bless PRRD, God bless Dr. Batu, salamat po. Ayan. So ano to? Shoutout po, lagay nyo dito, ito, si Naldi Leonel, mabuhay po kayo Dr. Batu from Pasay City. Shoutout po sa inyo. Sabi ni Kuis Rai, off topic. Sa last video mo, imports natin ng langisis Middle East. Upon checking from China pala. Che-check natin yan, Kuya Rai. Alright. So, tapos na tayo sa number 9. Punta tayo sa number 8. So, yung number 8, importante din to mga kababayan. Yung number 8 natin sa top 10 achievement, economic achievement ha, ni Pangulong Duterte. Eh, yan, sa baba. Economic achievement din yan. Yung AFP Modernization. Ayan. So bakit ko nasabing ano yan, economic achievement yan? Kasi tandaan nyo na, diba, kilala naman natin si Professor Clarita Carlos, diba? Sinasabi ni Professor Clarita Carlos, yung national security, eh hindi lang naman limited yan sa ano, sa conflicts, diba? Malawak ang dimension ng national security. So kapag pagka meron kasing national security, marami nang uusbong dyan. Nandiyan na rin yung economic security, diba? So ibig sabihin ganito, kapag secured yung isang lugar against sa mga posibleng gumawa ng kasamaan, di ba? Di mas willing yung mga investors na pumunta dun sa place na yon at mag-invest. Di ba? So yung safe na lugar, conducive yan for business. Kaya inilagay ko dyan yung AFP modernization as one of the economic achievements. So kung maaalala naman natin, 'di ba? Ito again, to be fair naman doon sa nakaraang presidente before kay PRRD si Pinoy. Meron din naman ano to, yung mga ibang barko for example na nabili nung panahon ni PRRD na simulan yun ni Pinoy, doon kay Pinoy. So again, fair lang tayo. Pero marami din si PRRD na mga barko at saka mga equipment na sa kanyang pamumuno na kumbaga na allocate ng budget at doon sa time niya nabili, 'di ba? Examples niya halimbawa yung mga helicopters, 'di ba? Ngayon meron na tayong ano, meron na tayong mga Black Hawk helicopters, 'di ba? So mas naging moderno po ang ating bungsan at natahan. In fact, makikita po natin 'yan sa ano, sa inauguration sa darating na June 30. Ito, dalawang araw na lang. Makikita natin yan, yung mga eroplano nating bago. Baka yung mga barko, mag-fluvial ano din sila, mag-fluvial parade din sila doon sa Manila Bay. Diba? So makikita natin yan. At pag nakikita ko nga yung, ano, yung ating mga bagong equipment, yung mga bagong gamit, ako yung natutuwa kasi finally, nagiging credible na rin po yung ating, ano, yung credible na po yung ating defense. And then, hindi lang po yan, ano, yung ang tawag dito, yung hindi ko lang tiyak kung magtutuloy yung BrahMos, yung missile na galing ano, na galing India. Yeah, so maano din yan. Ayan, sabi ni Perns, ano to, Perns Lapinia, patuloy na rin po yung delivery ng mga bagong barko mula Indonesia at South Korea. Tama po kayo dyan. Yung sa Indonesia, yun yung ano, diba, yun yung may mga, yung malalaki, yung matatabang barko na para siyang may mga platform, para siyang ano eh, para siyang giant na Roro. Pwede ka magkarga doon ng tangke, may landingan pa ng helicopter. Ang laki talaga. Meron yata tayong dalawa no, na galing sa Indonesia at meron pamparating pa. Ayan. So, ano to? Oh, sabi ni Feli Lu from Davao at the moment dito sa Austria, sharing your video. Maraming salamat po, Feli Lu. By the way po, dun sa mga nagsesend po ng stars, ano, marami pong salamat sa inyong suporta. Re-replyan ko po kayo mamaya yung mga nagsend sa atin ng stars.
Ayan. So, ano to? Balikan natin yung mga nagpapabati. Sabi ni ano to, ni Ofi Espina watching from Quezon City, magandang hapon po sa inyo. Sa si Haji Espaldon watching from Laguna, magandang araw din po. Si Jenner Espinosa nasa Alcobar, Saudi Arabia. Si Joan Adahar watching from Hong Kong habang naglalaba. Salamat po sa inyong suporta, Joan. Salamat po. Si Berhil Sausi watching from Kabankalan. Kamusta po kayo diyan sa Negros Occidental? Si Feli Lu from Davao, nabanggit na kita. Si Berhil. Okay, nabanggit ko na itong mga to. Okay, so punta na tayo sa number 7. Yung number 7 natin, na nilagay ko dito na achievement, is yung sa health. Ayan, nandiyan, no? Kalagay health. So, nung February 2019, nilagdaan po ni Pangulong Duterte yung Universal Healthcare Act. Yan. So ano po itong Universal Healthcare Act? Ito po ay batas na automatically nag-e-enroll po sa ating lahat ng mga kababayan under the government's health insurance program. Okay, real talk din tayo. Alam naman din natin na kumbaga limited yung ano, limited din yung budget ng gobyerno, pero nagawan pa rin ang paraan nila yan na mabigyan tayo. Okay, kasama rin ako, Pilipino rin ako. Pag umuwi ako dyan, eh, saksaklaw din ako ng Universal Healthcare Act na yan. Kasi that is for all Filipinos. So ano po yan, napakalaking achievement yan. Kaya nilagay natin sa number 7. Hindi lang yan, ano? Nagkaroon din po ng National Integrated Cancer Control Act. Okay, yan po eh, in-integrate na po yung programa para sa pag-prevent at treatment ng mga cancers. Meron na rin pong yung sa ano, yung sa mental health. Nagkaroon na rin po ng batas para dyan sa mental health. At syempre, yung mga malasakit center, di ba naalala natin yung mga malasakit center sa ibang panig ng bansa, noong December 2019 po, isinabatas na po yan na ini-institutionalize po yung mga malasakit center. Alam niyo, habang binabasa ko itong mga achievement at itong mga kababayan, ako yung medyo emotional din ako. Kasi, alam niyo, fan po kasi ako ni Pangulong Duterte. Inaamin ko na. Fan po ako. And so, ako po ay na-emote-emote din ng konti habang binabasa ko itong mga achievement na to. Ayan, so bago tayo magtuloy-tuloy, ito may mga gusto mag-comment dito. Sabi ni Merbs Marcelo, visionary at pang long-term talaga si PRRD. At Dr. Batu, salamat po from Las Piñas City. Ayan, si Ken Sheen, good afternoon po from San Jose del Monte, Bulacan. Magandang hapon po sa inyo. Sabi ni Maricel, thanks us for recording. Siguro recommending ito, no? You're intelligent. Hindi naman ako matalino, masipag lang po ako magbasa. Yan lang sinasabi ko palagi. Masipag lang po. Watching from Hong Kong, salamat po. Ayan, so education, ano to, health na tayo, no? Punta na tayo sa number 6. Yung number 6 natin, nalalagay ko na sa baba. Yung number 6 natin ay education. Ayan, importante yan, di ba? So, nung sa termino po ni Pangulong Duterte, nilagdaan po yung Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Ayan, so naisabatas po yan, ano? Yung Universal Access to Quality Tertiary Education. Ano po ito? Ito po ay nagpo-provide po ng free college education sa lahat ng SUCs, state universities and colleges nationwide. Di ba? So, di ba, napakatinding ano yan, napakatinding achievement yan, di ba? Kung gusto mo mag-aral sa mga state university, eh pwedeng libre na, di ba? At hindi lang po yun, ano? Ito ay konektado rin po ito sa build. Mamaya, pupuntahan natin yan. Under din po sa termino ni Pangulong Duterte, eh nakapagpatayo po ng 150,000 ng mga classroom. Napakarami po niyan mga kababayan. Ayan, so education, yan po yung mga, yan yung mga major accomplishments niyan under education. Ayan. So yung mga, ano, wala ba nagpapabati dyan? Wala pa. No. Wala yung mga nagpapabati natin. So tuloy-tuloy tayo. Number 5, economic achievement. Eto, baka hindi nyo ito ine-expect yung number 5. Yung number 5, ayan o, Amendment to the Public Services Act. Yan. So, matanong ko kayo, ano yung Public Services Act na yan? Do you know what that is? Yung Public Services Act na yan, isa na yan sa major step natin para ma-relax
yung restriction sa foreign direct investment, di ba? Kasi ganito yan eh, yung amendment sa Public Service Act, yung public utility eh dinefine na ng maayos. Ano ba yung public utility? Ibig sabihin, yung mga ano to, yung mga businesses na ano to na nag-ooperate, nagma-manages, na nagko-control ng kahit ano ng mga following. Number one, electricidad, both distribution and transmission, petroleum and petroleum products pipeline and transmission systems, water pipelines and transmission systems, pati wastewater, seaports at public utility vehicles. So ibig sabihin, kung labas doon, pwedeng hindi na ano, pwedeng hindi na yung restriction ng constitution. Ibig sabihin, pwede na siyang, kung labas doon sa listahan na binanggit ko, pwede na siyang 100% foreign owned. And ito nga, this paved the way para makapasok yung Starlink. Diba? So ngayon, yung Starlink papunta na sa Pilipinas. At yung Starlink, makakapag-provide na yan ng internet sa marami nating kababayan. At saka siyempre, hindi lang naman Starlink, may mga kakompetensya rin yan. So may mga papasok na rin yung mga ibang telcos. For example, ngayon may mga telcos na galing sa ibang bansa. Papasok na yan sa Pilipinas. At ang tandaan natin sa economics, diba? Pag maraming kompetensya, kung may competition, anong may dudulot nito? May bababa nito ang presyo. Yan. So, kaya ano yan? Kaya nga, nilagay ko ito as number 5, yung amendment sa Public Services Act. Por importante po yan. Ayan. So, ano to? May mga nagpapabati po dito. Si Alexander Pabruada, watching from Antipolo City. Si Giloneca Antolihiao, watching from Davao. Magandang hapon po sa inyo sa mga taga-Davao. Si Maricel, pabati naman po. Si Janjan Boral, na excited pumunta ng Maynila. At si Melanie Galial, hello po from Oxford. Kamusta po kayo dyan? Watching while on my way to work. Thank you sa info at blessing. Salamat din po sa inyo dyan, sa mga taga UK. Salamat po. Okay, so tapos na tayo sa number 5. Punta na tayo sa number 4. Ito, controversial din itong number 4 natin. Itong number 4, lagay ko dito ha. Yung number 4 natin, ito, tax reform. Maraming galit dito. Marami nung umpisa, maraming galit. Ito yung train law, mga kababayan. Pero bakit ko siya nilagay na economic achievement? Kasi ganito, explain ko sa inyo ha. It takes a lot of political capital para magawa ninyo yung mga unpopular na reforma na kinakailangan. Okay? May mga reforma kasi na hindi popular, pero kailangan nating gawin. Okay? So yun yung isa, ito yung isa to. Tax reform. Kabilang na rin sa mga unpopular na kailangan gawin was the yung rice tariffication. Okay? Maraming galit sa rice tariffication. At naiintindihan ko kayo, yung, lalo na yung mga farmers. Bakit galit kayo dyan? Naiintindihan ko yan. Pero i-explain ko sa inyo sa siguro sa separate video yung rice tariffication tsaka yung 20 pesos na bigas. No? Gagawa ko ng separate content dyan sa later na. Okay? Pero sa ngayon kasi ang gusto kong mag-focus tung sa tax reform. So, di ba sa train law, ang nangyari sa train law, magkakaroon, babawasan yung ano to? Babawasan yung tax rate, okay? Mabawasan yung income tax rate natin, pero magdadagdag ng taxes sa ibang bagay. So, for example, yung excise taxes sa fuel, tapos yung mga sin taxes nandyan din. Yung mga taxes din sa mga matatamis na inumin, nandyan din yun. Ano? So, ano yan? Makakatulong yan sa pag-raise ng pera para sa mga proyekto ng pamahalaan. Meron din po yung CREATE. Hindi ko lang alam kung narinig niyo na yung CREATE ha. Yung CREATE, ito po yung Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises. Okay, yung CREATE Act. Nilagdaan po yan noong March 2021. Ano po ito? Ito po yung pagbabawas ng 30% corporate income tax rate. Sorry po, mula 30% gagawing 25%. Doon po sa ating mga firms na ano to? Na may assets above 100 million and magiging 20% na lang siya doon sa mga smaller firms. And so, ang idea kasi niyan mga kababayan, pag mababa po ang tax rate natin, corporate tax rate, ano, tax sa mga businesses, magiging mas competitive ang Pilipinas, 'di ba, para sa mga business. Kailangan natin 'yon kasi nga 'di ba, kung itatandem mo siya doon sa amendment sa Public Services Act, tapos yung CREATE law, hindi ba? So magiging attractive talaga yung bansa natin sa foreign investments. Bakit? Kasi nga, mababa yung tax rate sa mga businesses,
And at the same time, nirelax na yung restriction for foreign investment. So yun yun. Eh, kaya lang, naunsyami tayo ng pandemic eh. So hopefully, ngayong papasok sa administration ni BBM, marirealize yung gains natin from these reforms. Ayan. So bago tayo magtuloy-tuloy, mga gusto magpabati dyan. So isa-isahin natin, si Rowena Silver Tommy, magandang hapon po from Japan. Si Melvin Albuerne, shout out po from Binian, Laguna. Si RC Resueña, pabati po from Laguna, magandang hapon sa inyo. Si Engineers, magandang umaga, watching from Abu Dhabi. Si John Robiego, watching from Antipolo City, magandang hapon. Si Fidelia Andres, watching from Laguna. Si Jonaline Polines, watching from Riyadh. Okay? At si Aria Bella, hello po from Japan. Ayan. At si Nel Matanggihan, watching from Guam. Magandang gabi na siguro dyan sa inyo. Ayan. Sabi ni Candice, hello po ma'am, professor, kamusta po? Sabi ni Professor Candice, tax reforms po talaga ang isa sa pinaka-systemic na natulong ni PRRD sa Pilipinas. Totoo po yan. Alam nyo yung tax reform na yan, napaka-unpopular niyan. Kaya lang, dahil mataas po yung popularity ni Pangulong Duterte, nagawa nila yan. Diba? So, ano yun? It takes somebody with so much popularity para magawa yan. At na-realize yan time ni Pangulong Duterte. Ayan. Okay. Punta na tayo sa number 3. Ito. Gustong-gusto ko tong number 3 na to. Controversial din to. Ayan. Peace and order. Ayan. Diyan napapasok yung NTFLCAC. Ayan, mga controversial na yan. NTFLCAC. Kaya ako nasabing controversial kasi nga maraming, di na, merong mga kumukontra dyan, lalo na yung mga human rights advocates. Pero may mga nagsasabi din naman na may mga benefits yung NTFLCAC kasi nga ang kanilang atake diyan is doon mismo sa mga communities. Ayan, doon sa mismong mga communities yung kanilang programa. So ano-ano yung mga programa niyan? So meron sila yung Barangay Development Program. Meron din po yung Balikloob Program. Ayan, so yung NTFLCAC na yan. At meron pa po yung campaign against terrorism, 'di ba? So yung naalala niyo yung sa Marawi, 'di ba? Nagkaroon ng ISIS doon tapos pinasok ng kumbaga ni-retake ng ating pamahalaan ang Marawi mula sa mga elemento ng ISIS, 'di ba? At syempre nandiyan pa rin yung ongoing na rebellion ng CPP, NPA, NDF. So hanggang ngayon, actually tuloy-tuloy pa rin yan. Kaya lang malaki po yung naging gains ni Pangulong Duterte ng kanyang administrasyon patungkol dyan. Meron pang isa mga kababayan. Meron pang isa. Yung, ewan ko kung naalala niyo yung tanimbala sa airports. Naalala niyo ba yun? Yung tanimbala. Naalala ko, pag may umuuwi kaming kamag-anak, noong mga time na yun, so this was 2015. Naalala ko yan, mga 2015 yan eh. Ang ginagawa namin sa maleta, binabalot namin ng plastic. Actually, hindi. Bago namin balutin ng plastic, nagpiprint ako ng bond paper. Ang nakalagay sa bond paper, bala free. Lalagay yun, bala free. And then sasalpak namin yun sa maleta. And then ang gagawin dun sa maleta, babalutan ng cellophane. Alam nyo yung saran drop? Eh, yung mga nag-abroad dyan, alam nyo yan, mga OFW. So babalutan yan ng saran drop. No? Tapos para pagdating sa Manila, hindi ba? Or kung paalis kayo ng Pilipinas, nakabalot na yung bag, yung maleta, hindi na madaling mapasukan ng bala. Hindi ba? So nawala na yun. Nung umupo si Pangulong Duterte, naayos nila yun. Nawala yung tanimbalan na yun. At pag umuwi ako, hindi na ako naglalagay ng bala free. Hindi na rin ako naglalagay nung plastic wrapper sa maleta. Wala na. Hindi ko na nilalagay yun kasi nga, naiayos nila yung security sa mga paliparan natin. Nawala na yung ganyang issue, yung tanimbala na yan. Ayan. Okay, so bago tayo magtuloy-tuloy, yung mga nagpapabati dyan, si, hindi ko lang kung nabati ko ito, si Benedict Bautista, magandang hapon po from Nueva Ecija. Si, ano to? Si Chona Pacol, good afternoon po. Lagay mo yung location mo, Chona, para mabati kita ng maayos. Si Rowan Bart, hello po from Quezon City.
Si Rose Tuga, hello po, watching from Kuwait. Babati po sa pamilya ko sa Basilan. Magandang hapon po sa inyo, yung mga kamag-anak ni Rosa Tuga. And Corencio family, God bless po. Ayan. Sabi ni Evelyn de Guzman, more foreign investments, more work for our people. Totoo po yan. Ayan. So tapos na po tayo sa number 3. Punta na tayo sa number 2. Number 2 po natin. Ito, talagang ano na to. Ano to, walang issue dito sa number 2. Ayan. Build ang number 2 natin. So ito ha, itong mga datos ko galing sa PCOO ito. So ang nakita kong datos dito, napakarami mga kababayan. 119 infrastructure projects. Ang budget po niyan is 5.08 trillion pesos. Napakalaking budget po niyan. Yung MRT7, Metro Manila Skyway, Southeast Metro Manila Expressway, yung C5 South Link, di ba? Pati yung ano, yung nagkoconnecta ng wala sa listahan ko eh, pero alam ko kasama rin 'to eh. Yung nagkoconnecta dun sa ano, sa Cavite tsaka Laguna, yung Calax ba yun? Kasama rin yun. Ito pa, 29,264 kilometers of roads, 5,950 bridges, 11,340 flood control projects, 222 evacuation centers, 89 tatag ng infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad projects, 150,000 classrooms, nabanggit ko yan kanina, 653 COVID-19 facilities. Lahat yan under dun sa build. Hindi pa yan, natatapos yan. Meron pang 214 airport projects, 451 commercial and social tourism seaport projects, at yung kauna-unahang land port ng Pilipinas, yung PITX, yung Paranaque Integrated Terminal Exchange. Ano pa? Hindi ba? Napakaraming infrastructure projects na naipagawa. At alam naman natin sa economics na itong mga infrastructure projects na to, lahat ito ay may long-term benefits. Diba? Lahat to may long-term benefits. Hindi, sa ngayon malaking gastos yan, pero yung epekto niyan sa economic growth, marirealize natin yan ng pangmatagalan. Ayan. So, alam naman natin, di ba, yung mga infrastructure projects na naipatayo nung panahon ni Pangulong Marcos Sr., eh hanggang ngayon napapakinabangan natin. Ganon din yan, yung mga naipatayong infrastructure projects, naipatayong infrastructure projects nung panahon ni Pangulong Duterte, eh marirealize po yung gains niyan later on. Sabi ni Rodel Limpin, ang daming credit grabber sa build na yan. Ayaw nila credit kay PRRD, paki-explain. Hindi ko na-explain yan sa live na to, Rodel, kasi ang focus ko ngayon is pasasalamat nga kay PRRD at pag-enumerate ng mga nagawa, yung mga nagawa under sa termino po niya. Yan ang ano ko, objective. Kasi hindi pa ako nakakagawa ng vlog na pasasalamat kay PRRD. Actually, in fairness, kahit na sinong pangulo po yan, ano, bibigyan ko ng, kumbawa, kahit na sinong pangulo yung naupo, kung time na to, gagawang ko rin ng ganitong klaseng vlog. Yung mga nagawa ng pangulo na yun. Okay. Pero ano pa rin talaga, fan pa rin ako ni Pangulong Duterte. Hindi yun. Actually, ito nga, magko-confess na ako sa inyo. No? Fan ako ni Pangulong Duterte. Fan din po ako ni Pangulong Erap. Pag namatay si Pangulong Erap, malulungkot po ako mga kababayan. Isa ako sa mga fan ni Pangulong Erap. Anyway, ano pa ba? Sabi ni Gabriel Alejo, hindi daw po si Digong ang nagbungkal niyan per engineer Slater. So anyway, hindi, sabi ko nga hindi na yan ang focus natin. Ayan. So tapos na yung build. Punta na tayo sa nating number one. Wala niyo kung anong number one achievement. Wala niyo. Ano sa palagay niyo? Lagay niyo sa comments. Ano sa palagay niyo ang number one economic achievement ni PRRD? Economic ha? Number one. Lagay nyo sa comments. Pero bago yan, yung mga nagpapabate, si Russell Pausanos, hello from Sydney. Si Paul Villalba, good morning po from Medical City. Makati, good morning and good afternoon na dyan. Diba? Good afternoon na kung nasa Medical City, kay hapon na dyan. Okay, so walang nag-comment. Tahimik yung ating mga ano ngayon. Ay, foreign policy. Hindi ko nilagay siya as economic achievement eh. Actually, ang number one na sa palagay ko ha, pinaka-importante na naging economic achievement ni Pangulong Duterte is yung, ito, controversial to,
Yun, sabi ni Tina Griar, yung COVID. Nakalagay na dyan, number one, yung COVID response. Diba? So yan, sinabi ni Tina Griar, we made it through the pandemic. Yun ang number one na economic achievement. Yung train law, nabanggit ko na kanina. Ito binagsabi train law, nabanggit ko na yung kanina. Pero ito sinabi ni Tina, nag-agree kami dito. Yung COVID. So, bakit ko nasabi yun? Kasi nga, unang-una, yung COVID na pandemya, global po yan. Hindi lang yan Pilipinas, hindi lang yan China, hindi lang yan Estados Unidos. Global po yung pandemic na yan. And kahit na sinong pangulo ang nakaupo, eh mararanasan yan. Di ba? Kahit na sinong pangulo yung nakaupo, eh magiging pareho rin yung ano, yung outcome kasi yung, hindi mo makokontrol yung ano eh, yung virus eh. Actually, pwede mo siyang mapabagal yung spread and eventually through vaccines and through social distancing. Pwede mo siyang mapabagal yung community ano to, yung pagkalat niya sa komunidad ano. Pero kahit sino pong nakaupo will experience the same set of events. Pareho po, kahit na sino nakaupo. Kaya lang, ang naging kaibahan dyan is meron po silang mga ginawa na maging mas maayos yung sistema. Ang importante dyan yung IATF. Nung tinatag nila yung IATF, naging centralized po yung ano, naging centralized po yung execution ng mga kailangang gawin para po ma-prevent po yung pag-spread nung ano, nung virus na yan. Tapos, samahan nyo pa nung stimulus. So yung economic stimulus na yan, sa pamamagitan ng bayanihan to heal as one app, di ba? Although syempre maraming reklamo na ano to, na maliit po yung ayuda. But that is the best the government, our government can do, di ba? Buti nga nakapagbigay pa ng ayuda kahit papaano, di ba? So ano to, yung pagbibigay ng ayuda, yung nga tawag din ay SAP, di ba? Naalala natin yung SAP, yung Social Amelioration Program. And then yung mga ginawa nilang hakbang para mapigilan yung pag-spread, kagaya ng community quarantines. And then later on, natuto na po sila. Natuto na sila. Ibig sabihin, natuto na na imbis na community quarantine, ginawa na siyang calibrated approach. So, ibig sabihin ng calibrated approach, ginamitan na ng mga alert level. Di ba ngayon may mga alert level 1, may alert level 2, alert level 3, yan. And then, dun sa IATF din mismo, nag-invite sila ng mga eksperto na umupo dun sa panel. May expert panel sila. So yun ang ibig sabihin yan. Kasi sa mga ibang bansa, mga kababayan, medyo may mga bansa na hindi scientific yung naging approach nila sa COVID, ano? Ang halimbawa ko niyan, halimbawa ko sa ano, sa Brazil. Medyo yung umpisa hindi scientific yung approach nila. Yung mga doktor eh dinidismiss. Yung mga ibig sabihin dinidismiss, hindi sila siniseryoso. Pero sa case natin sa Pilipinas, yung mga doctors natin, yung mga eksperto talaga, yung mga virologists natin, pinakikinggan ng pamahalaan. So ano yun? So kumbaga, bukod sa scientifically informed yung kanilang approach, eh suportado din po sila ng data. Ayan, di ba nga? So naglabasan na yung mga eksperto, kagaya yung mga Okta Research, na ini-inform din nila po yung government decisions. At syempre, yung DOH po, napaka-importante po nung naging role nila sa pandemic. Ayan. So sabi ni ano, sabi ni Rodel Limping, tama, agree ka na ha. Ang galing ng response ng government sa pandemic in spite of many critics, pati na mga mareklamo. Totoo po 'yan, ano? Sabi ni Maria Gekoso, I recommend PRRD for the COVID response. Tama po 'yan. Sabi ni Nika Morales, good afternoon po, watching here from Santolan, Pasig. Thank you so much for sharing your knowledge and opinion. We really appreciate your effort. God bless you always. Salamat PRRD. Sabi ni Rowena Silberto, may nakatutuwa nga po sa Pilipinas kasi madalas may mass gathering pero hindi nag-i-spike ang COVID cases. Yan. Sabi ni Paul Pilialba, agricultural and digital infrastructure naman ang bibigyan pansin sa susunod na administration. Tama po yan. At sabi nga ni Professor Candice, shout out po of course kay Dr. Edsel Salvana sa kanyang contribution sa IATF. Actually, nakita ko nga sa Facebook kanina, at I think today po yata yung pinaka last na meeting ng IATF na sila-sila yung last na bago sa susunod na administration. So, alam nyo, kung pwede nating palakpakan yung IATF sa siyempre may mga issue pa dyan, yung mga face shield, ano, pero I mean, look, kahit ano, sino pa yung nakaupo dyan will
face the same issues. Pero syempre, naiba talaga sa execution. Magaling si Pangulong Duterte dyan, di ba? Buti na lang, ito sabi ni Naldi Leonel, buti na lang si PRRD ang president ng nagka-pandemic. Alam nyo, naniniwala ako mga kababayan sa ano eh. Sa, alam nyo yung kapalaran. Kumbaga yung, may mga nangyayari sa atin na for a reason. May gusto ang Diyos. Kaya kung bakit si PRRD ang naging pangulo natin. Meron siya, may plano ang Diyos, di ba? Alam, yung mga religious natin diyang followers. Ako, pare-pareho tayong religious, yung mga religious natin followers diyan. Ano ito? Merong naniniwala ako na may gusto ang Panginoon sa Pilipinas. Kumbaga, may reason kung bakit si Pangulong Duterte ang presidente natin. Di ba? So, tanyo, nagka-pandemic. Di ba? So, nagka-pandemic tayo, we were in good hands. Okay, doon sa kay President Duterte. So, ako, yan ay personal ako ng opinion niya. Labas na yung pagiging economist ko niyan. Yan po ay personal ko ng opinion mismo. Personal opinion ko to as somebody na nakikita ko yung nangyayari sa Pilipinas, may mga kamag-anak ako sa Pilipinas, umuwi ako from time to time. So nakikita ko yung pagbabago, nakikita ko yung nangyayari. So talagang salamat po. Salamat Pangulong Duterte at kayo po ang ano, kayo ang naging pangulo natin sa mga ano to, sa mga panahon na to, lalo na sa panahon ng pandemya. Kaya lagay natin dito, salamat PRRD. Salamat po ng marami sa 6 na taon na paglilingkod sa bayan. Actually, pwede na nga hindi na niya gawin yan, di ba? Na hindi na siya tumakbo noong 2016, nag-retire na lang siya sa Davao. He could have done that. But then, inilaan niya po yung 6 na taon ng kanyang buhay para po sa paglilingkod sa ating bayan. Kaya ako po, sa from Dr. Bato sa Facebook, from Dr. Bato sa YouTube, ako po ay nagpapasalamat sa ating Pangulo. At sana po maging masaya po kayo sa inyong retirement sa pagiging citizen Duterte. Ayan. So maraming salamat po. So sige, gabi na dito. Maghahating gabi na dito. Hanggang dito na lang po muna. At magkita-kita po tayo sa ating susunod na live. Yun po na mga nagpadala ng stars. May message ko kayo mamaya. And manood po tayo nung inauguration, ha? Pero bago mag-inauguration, baka mag-isa pa akong live and then manood tayo nung inauguration. Muli, maraming pong salamat. Hanggang sa susunod nating pagkikita, maraming pong salamat sa inyong walang samang pagtatangkilik. Babay na po muna.